guys, the thick of the yarn that I use in this project is around 3.5 to 4.0 millimeter crochet hook. At mag-umpisa po tayo ngayon sa slip knot. Gawa tayo ng slip knot. At mag-chain tayo ng 39 chains. Kung meron na kayong 39 na chain, magsisingle crochet po tayo sa second chain from the hook doon sa 38. Pasok yung hook doon sa back bump ng chain at single crochet. Magbubuo po tayo ng tatlong single crochet sa tatlong chains. Katapos ng single crochet, gawa tayo ng half double crochet. Tatlong loop at i-pull out yung tatlong loop. Yarn over, pasok yung hook, grab yung yarn at i-pull yung tatlong loops. Yan po ay half double crochet. So gagawa pa tayo ng 8 half double crochet. And kung meron na kayong 10 half double crochet, gagawa naman tayo ng double crochet. Yarn over, pasok yung hook, tatlong loop, pull yung dalawang loop at pull yung dalawang loop. Yarn over, pasok yung hook, grab yung yarn, pull 2 loops and pull 2 loops. Yan po ay double crochet. So gagawa pa tayo ng 10 double crochet kasi meron na tayong dalawa. I-repeat nyo lang to hanggang doon, makita ulit tayo doon sa 3 single crochet. Ayan, may tatlo tayong natitirang single crochet. Ayan, yung last single crochet. Tapos ng 3 single crochet, chain 1. Chain 1 po ay hindi po siya counted. Bunt po tayo mag single crochet sa chain natin, sa unang chain. Pasok yung hook at pull yung dalawang loop. Yan pa ay single crochet. So gagawa ulit tayo ng 3 single crochet. Ayan, ulit-ulitin nyo lang to hanggang makabuo kayo ng 10 rows ng itong pattern natin. Ayan, 3 single crochet, tapos 10 half double crochet, tapos 12 double crochet, tapos 10 half double crochet, and then 3 single crochet. Ayan, ulitin nyo lang to hanggang makabukay ng 10 rows ng itong pattern natin. Ayan, natapos na natin yung 10 rows. Ayan, kung meron na kayong ganito, ito na yung last natin na 3 single crochet. Ang gagawin natin dito ay magsi-slip stitch tayo dito sa gilid ng ating mga butas dito sa ating rows. Yan, slip stitch ang tawag dito. Ayan, kailangan meron kayong 10 slip stitch. After ng slip stitch, gagawa tayo ng chain 25 chains. And kung meron na kayong 25 na chains, i-slip stitch pa natin doon sa gilid ng ating butas, doon sa ating gilid niyan. Tapos magsi-slip stitch tayo sa bawat chain doon sa ating rows. Ayan, slip stitch na lang to hanggang doon sa dulo. Ayan, nandito na tayo sa dulo.
magsislip stitch naman tayo dito sa gilid ng other side ng ating rows. Ayan, slip stitch natin. And then after dun sa dulo ng corner, nagawa tayo ng ulit ng chain 25. Ayan, kung meron na kayong chain 25, slip stitch ulit natin doon sa gilid ng ating corner. And then, slip stitch natin ulit doon sa pangalawang butas. Tapos, ikat natin yung yarn and then i-secure natin yung ating ends ng yarn. At i-hide natin yung mga tail doon sa ating stitches gamit ang darning needle. Ayan, pag natapos na na-hide lahat ng mga tails, gawa na tayo ng ating design ng ating pumpkin. Ito po ay galing sa pumpkin design. Ayan, i-follow nyo lang yung itong ginawa ko. Para lang siyang embroidery style. Ayan, ganun lang siya. Tapos gawa kayo ng triangle, tatlong triangle. Tapos yung bat na design sa ngipin ng pumpkin. Para siyang bat. Ayan, ganun lang. Ayan, thank you so much sa pagpapanood. At see you ulit sa next video. Thank you so much. Bye-bye.